Magpapagpalang hapon po sa ating lahat at bago po tayo magsimula, pakinggan po muna natin ang awit. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Ama Banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Muli po aming Ama, sa pangalan ng buktong anak na si Kristo Jesus, patuloy po kami lumalapit sa iyo, aming Diyos. Pakalinisin mo po ang aming mga puso at pagindapatin mo po kami sa iyong harapan. Patuloy po namin inaanyayahan ang Banal na Espiritu na siya ang kikilos at gagalaw sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na sa pag-aaral namin ng iyong mga salita ay patuloy po ito na magdulot ng kalakasan sa aming buhay spiritual at ang malawak na pangunawa ang ipagkaloob mo po sa amin, aming Diyos. Maraming salamat po na ang lahat ng mga sagwil at balakid ay aalisin niyo po bagkos idadalin mo lamang ang kapayapaan at ang iyong kapangyarihan at katiwasayan na siyang lulukob at kikilos sa buhay ng bawat isa maging ang iyong presensya at kapangyarihan.
Pinupuri ka namin, aming Ama, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang agisam at dalangin. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat at naririto na naman po tayo. Patuloy po sa ating tinatalakay, patungkol po sa ating dila, ano po, kung ating pong tema ngayong buwan. Kung papaano po natin dadalhin ang patungkol po sa ating pananalita, kung ano ang pwede po natin sabihin, o kung papaano natin gagamitin ang ating dila upang ang Diyos ay mapapurihan at patuloy lamang na maparangalan sa pamamagitan po ng ating mga dila. Ano po? So, noong nakaraang Wednesday ay tinalakay po natin ang tatlong bagay lamang po ang iniwan ko sa inyo. Una ay i-ask sa Diyos na makapangyarihan upang ikaw ay tulungan. So, umasa daw po tayo. At ang pangalawa, ialay mo ang iyong puso at isipan sa Diyos. Yun po ang pangalawa. At ang pangatlo, ilagay mo ang tuno ng puso mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw sa gabay ng kanyang espiritu. So, yan po yung tinalakay natin nung nakaraang Miyerkules. Ano po? At ngayon naman po, apat na bagay ang aking iiwanan po sa inyo patungkol po sa ating pananalita, patungkol po sa pagbigkas o mga pananalitang gagamitin po natin o ilalabas po natin sa ating mga dila. Ano po? Sapagkat kinakailangan bantayan po natin ito upang malaman po kung ang mga salita na binibigkas natin ay kalugot-lugot sa harapan ng ating Diyos na buhay. Excuse po. So, meron lamang pong apat na bagay na nais kong iwanan sa inyo. Pero bago po ang lahat, ay makipagbukas po kayo sa akin, sa inyong mga banal na kasulatan, sa aklat po ng mga awit o sa Psalms chapter 119 verse 11. Ang sabi po roon sa Psalms chapter 119 verse 11, I keep your law in my heart so that I will not sin against you. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, yan po yung sinasabi sa aklat ng mga awit. Ang sabi po rito ay iingatan daw po niya ang kautusan ng Diyos o ang banal na kasulatan, ang mga sinasabi o ang patungkol sa salita ng Diyos. Ang sabing ganun ay iingatan po sa kanyang puso upang, ang sabing ganun, huwag tayong magkasala sa kanya o huwag daw po siyang magkasala. Ang sabi, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So kapag ka po ang salita ng Diyos ay iniingatan natin sa ating mga puso, hindi po papasok sa atin ang tinatawag na pagkakasala kailanman, ang sabi ganun. Kasi nakaproteksyon po doon yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nakaproteksyon sa puso natin at nananatili sa ating mga puso yung pong banal na kasulatan. Kung ano yung sinasabi po ng Biblia na nasa puso natin, patuloy nating iniingatan. Yun po ang magiging dahilan kung kaya hindi tayo magkakasala laban sa Diyos. Sa pagkatandaan po natin na kung anong laman ng puso natin ang siya pong lumalabas sa ating mga labi. Kaya yun yung dahilan na sa pamamagitan lamang ng pananalita ay nagkakasala na po tayo. Hindi lang po tayo nagkakasala sa ating kapwa, maging sa Diyos ay nagkakasala po tayo. Bakit? Nakakapanakit nga po tayo ng kalooban ng ating kapwa sa padalos-dalos na pagbigkas ng ating mga dila, sa padalos-dalos ng pananalita na ating ginagawa. Kaya, minarapat at mas mabuti na ang salita ng Diyos ay patuloy po nating ingatan sa ating mga puso.
So, apat na bagay po ang nais kong iwanan sa inyo o apat na bagay na responsibilidad na dapat at maaaring natin sa bawat pagbigkas ng ating dila. Ulitin ko po, apat na responsibilidad na dapat marinig sa bawat binibigkas ng ating dila. So, ano po itong apat na to na dapat na marinig po sa atin o marinig ng iba mula po sa atin? Sabi ganun, sa pagbigkas po ng ating mga dila. Ano po? Una po, ang sabi ng ganun, pagsasabi ng katotohanan. So, yun. Kapag ka ikaw o tayo ay nagsasalita ng katotohanan, wala pong tinatawag na pagkakasala sa Diyos at wala po tayong pusong nasasaktan. Bakit po? Ikaw yung bawat buka ng iyong labi ay totoo ang iyong sinasabi at hindi pambubola o hindi pagsisinungaling. Kaya nga ang pagsasabi ng katotohanan ang siyang makakapagpalaya din naman. Nakuha po natin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 25, no more lying then each of you must tell the truth to the other believers because we are all members together in the body of Christ. Ayan po. Ang sabing ganon, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Yun. Pagka tayo po ay Kristiyano na, pag tayo po ay tinanggap na natin si Kristo sa puso natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, so ang bawat isang tumanggap sa Kanya ay kabilang na sa bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng Ephesians ay itakwil na daw po natin ang pagsisinungaling. Ang sabing ganon. At ang sabing ganon, at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. So sa bawat pananalitang binibitawan mo, sa bawat sinasabi mo, sa bawat binibigkas mo, ay dapat na makita ang katotohanan at iwasan ang tinatawag na kasinungalingan. Muli, ang kasinungalingan ay dalawang impact po ito sa buhay o sa bagay. Una, sa buhay ng isang tao na nakakausap mo, maaari tayong magsinungaling sa mga taong hindi tayo lubusang kilala. Subalit sa Diyos ay hindi tayo maaaring magsinungaling sapagkat kilala po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang buhay natin. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Kaya nga ang itinuturo ng Biblia, kung noong ikaw ay hindi pa ikaw Kristiyano, nakukuha mo ang pagsinungaling, ang pagsisinungaling. Ang takpan ang tunay mong pagkatao, ang takpan ang buhay mo, ang takpan ang lahat ng mga kasinungalingan at ginagawa mong pagkakasala. Subalit nung ikaw ay Kristiyano na at tumanggap na sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ay wala na po dapat ang kasinungalingan. Kaya ang sabi ng Ephesians, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaya mga magulang ko't kapatid, kung ano yung totoo, yun yung ating sabihin. Kung ano yung katotohanan, yun ang dapat na makita sa ating mga buhay. Kasi kung minsan ang ginagawa ng tao ay mapagtakpan lang yung kanyang pagkakasala, mapagtakpan lang yung kanyang pagkakamali, ito ay nagsisinungaling. Maaari nating mapaniwala sa isang kasinungalingan ang ating kapwa, pero tandaan na may Diyos na siyang nakakakita. At ang bawat isang tao na kinasihan o puspos ng Espiritu ng Diyos ay nalalaman niya
kung ikaw nga ay sasabi ng katotohanan o hindi. Kaya nga, yung unang itinuturo ng Episo, ng aklat ng Ephesians, na itakwil na ang pagsisinungaling at tayo'y magsabi ng totoo sa isa't isa. Tandaan natin na ang bawat Kristiyano, lalo pat isang church tayo, iisang katawan po tayo, dapat ang marinig po sa atin ay ang pawang katotohanan. Nauunawaan po natin, yun po yung una. At ang pangalawa, maging masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay. So ano pong sabi? Ang maging masunurin sa Diyos sa lahat ng bagay. Yun po yung pangalawa. Ano po? Doon po sa mga nagtitik note. Tingnan po natin ang aklat po ng Psalms chapter 15 verse 2. Ang sabi po rito, those who obey God in everything and always know what is right, whose words are true and sincere. Ayan, totoo po at sabi ganun, sincere po yung sinasabi. Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. So, ito po pala ang sinasabi ng Psalms. Ang sabi, ang taong masunurin sa iyo. Ano pong sinasabi dito? Ang taong masunurin sa iyo. Sa English, those who obey God. Ayun. Yung sa iyo, ang tinutukoy ay ang Diyos. Ang sinasabi dito ay ang banal na kasulatan. Ano po? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. So, ayun po. Yun po natin masasaksihan. Doon po natin nakikilala at doon po natin makikita at malalaman ang tunay pong Kristiyano o ang tunay na taong may pagkatakot sa Diyos o ang taong masunurin sa salita ng Diyos, ang sabing ganun, ay ang bumubukal sa kanyang labi ay pawang katuwiran. Takuhan niyo po. At ang sabing ganon, bukal sa loob at pawang katotohanan. Simple. Ano po? Simpleng ang Kristiyano ay dapat itong mga bagay na to ang nakikita. Kasi nakakalungkot po sa totoo lang. Matagal na tayo mga Kristiyano eh. Pero paulit-ulit po tayong parang naglulukohan sa ating mga sarili. Ano po? So, sana maging aral sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga totoong anak ng Diyos, bilang mga totoong lingkod ng Diyos, bilang mga totoong anak ng Diyos, bilang mga totoong may pagkatakot sa Diyos, at bilang mga totoong Kristiyano at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Naway ang katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan ang siyang patuloy na bumukal sa ating mga labi. Muli ko pong uulitin, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. So, yun po yung tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay pawang katotohanan ang lahat ng lumalabas sa kanyang labi at hindi po siya marunong magsinungaling. Yun po ang tunay na Kristiyano, yun po ang tunay na anak ng Diyos, yun po ang tunay na lingkod ng Diyos. Pawang katotohanan ang bumubukal, hindi pambobola. Ano po? Kasi ang tunay na Kristiyano at ang tunay na anak ng Diyos ay hindi po dapat bolero o bolera. Ano po? Para lang makuha mo yung simpatya ng tao. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan ng bigkas ng iyong mga labi upang yung simpatya ng mga tao ay makuha ng mga sinasabi natin.
So, yun po siya. Dahil ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay paruroon sa mga salitang binibitawan at binibigtas po natin. Ano po ang pangatlo? Ang pangatlo, sabihin lamang na oo kung oo at hindi kung hindi. So, bakit po kaya tayo naging pangatlo itong sabihin lamang kung oo? Kung oo, oo, oo at hindi kung hindi. Ang sabi ng ganun. Basahin po natin ang Matthew chapter 5 verse 37. Matthew chapter 5 verse 37. Just say yes or no. Anything else you say comes from the evil one. Ayun po siya. Kaya sinasabing sabihin lamang na oo kung oo at hindi kung hindi. Bakit? Sabi nga nun, ito nga sinasabi niya, just say yes or no. Dalawang bagay lang. Oo at hindi. At maliban doon ay kasamaan na yun. So, dalawang bagay. Tingnan po natin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat sa masama. So, ano yung sinasabing sumpang idaragdag dito? Ito po kasi, tayong mga Kristiyano, tayong mga tao sa sanlibutan, eh mahilig po tayong sumumpa sa ating kapwa. Yung may sinasabing, fixed by heart, ano pa ba yun? Promise, fixed by heart, ano ba yun? Yung mga day pa yun, yung I'm going to die. Yung mga ganong pananalita para lang mapaniwalaan ka ng tao na kausap mo. So, hindi po pala dapat yun. Kung nangako ka, oo ka na lang. Kung hindi, kung ayaw mo, di wag. Hindi yung promise, fix my heart. Mapatay man yung mga ganito, yung mga tipong ganon. So, hindi na pala, kasalanan na pala si Diyos yun. Kasalanan na pala yung ibinubo ka ng labi. Tama na yung kung pupunta ka, kung gagawa ka, kung ibibigay mo, kung ano man bagay na pangako mo, tama na lang yung oo o hindi. Dalawang bagay lang po pala ang karapat-dapat. So at least ngayon, naiintindihan natin. Minsan pa, meron pang nangunguro sa dibdib para lang mapaniwalaan na sabihin na katotohanan, eh yung pala, eh masama po pala yun. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 37, just say yes or no. Anything else you say comes from the evil one. Di ba? Masama na. Buhat na sa masama. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat ang anumang sumpa idaragdag dito ay buhat sa masama. O masama na pala yun. Pag sumobra ka pa doon, kung ano-ano pa, pati pamilya mo, dinadamay mo, pa mamatay man yung buong pamilya, yung mga tipong ganong salita. Yung pala ay masama. Kaya pakaingatan natin ang ating mga dila. Mga magulang ko't kapatid, diba? So at least ngayon, naunawaan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa bigkas ng ating mga labi at sa ating mga dila kung papaano natin dadalhin, kung papaano natin tatangayin, at kung papaano natin gamitin ang ating mga dila sa tamang pamamaraan na aayon sa kalooban ng Diyos at naaayon din sa pandinig ng ating kapwa Kristiyano na hindi tayo nakakasakit ng kanilang mga kalooban. Ingatan po natin sapagkat ang sabi nga kanina nung ating binasa, tayo ay kabahagi ng iisang katawan ni Kristo. So, pang-apat at pang-huli. Ano pong sabi? Pananagutan ang bawat salitang walang kabuluhan. Ito po tayo, mga magulang ko't kapatid. Pakinggan niyo po munang mabuti ito. Pakatandaan mabuti ang sinasabi po at ang ating pinag-uusapan ngayon. Sapagkat ito po ay mahalaga. Pang-apat, pananagutan
sa chapter 12, verse 36, ano po ang sabi? Matthew chapter 12, verse 36. You can be sure that on the judgment day, you will have to give account of every useless word you have ever spoken. Ayan na po. Mukhang nakakabagbag damdamin na po itong sinasabi ng banal na kasulatan. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi. O, di po ba maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan na pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na kanyang sinasabi at kanyang binibigkas? Mananagot po talaga sa disyon. Kaya nga, binalaan tayo ng Matthew chapter 5 verse 37 na ang sabi rito ay ang salitang may kasamang sumpa o idaragdag na sumpa ay galing na yan sa masama. Di mo ba katatapos lang natin binasa? Bakit sinasabi ng banal na kasulatan ito? Sapagkat ito na ho pinaliwanag pagdating po sa chapter 12 verse 36 ay pinaliwanag na po rito na ang bawat salita ay pananagutan. Pananagutan po natin ang bawat salita na walang kabuluhan. Bawat salitang sinasabi natin na walang kabuluhan ay pananagutan natin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kailan po tayo mananagot? Paghuhukom. After judgment na po. Ibig sabihin, judgment na po yun. Ibig sabihin, tayo ay kukunin na ng Panginoong Hesukristo. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, ay kukunin na po ang lahat ng mga namana ng palataya at lahat na po ng mga tao na aharap na po sa Kanya pagdating ng panahon sa huling paghukom, ay doon na po i-judge na po ng Diyos ang lahat ng mga Kristiyano at lahat ng mga tao at ang bawat mga salita na lumalabas sa ating mga labi na walang kabuluhan ay pananagutan po natin sa harapan ng Diyos. Kaya tingnan po natin, hindi lamang sa huling sa paghuhukom eh, maging dito pa lang sa lupa, nananagot na po ang tao sa mga salitang binibitawan niya na walang kabuluhan. Bakit po? Bumabalik na po sa buhay nila. Try mong sumumpa ka, sumpain mo yung isang tao, yung lalo pat ang sinusumpa mo ay yung taong totoong Kristiyano, totoong may pananalig sa Diyos, tapos ikaw ay namumuhay ka sa kasamaan, tapos ikaw pa yung may ganang sumumpa sa kapwa mo, bumubelta sa'yo yun eh. Kaya pakaingatan natin, kahit na nandito pa lang tayo sa lupa eh, nananagot na po tayo. Tingnan mo yung mga taong walang ginawa, kundi kunting depresya lang, mura na kagad siya, hindi makitaan sa kanyang labi o hindi mo mapakinggan na nagkakaroon ng encouragement ang kanyang bibig. Kundi, bawang kasamaan ang lumalabas sa kanyang labi. Tingnan mo ang buhay ng taong gano'n. Di ho ba? Wala hong nagiging mabuti para sa kanyang buhay. Kaya tandaan natin, mga Kristiyano, pakaingatan po natin ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, ang bawat salita na nilalabas o binibigkas ng ating dila. Ang dila po ay napakahalaga sapagkat kapag wala kang dila, hindi ka makakapagsalita. Kaya ang dila ay binibigyan po natin ng pagpapahalaga sa ating mga buhay, kagaya noong kung si Moses ay tawagin ng Diyos. Di ho ba? Sa Hurep, yung isang puno ng kahoy na nagliliyap at sinabi po ng Diyos doon na alisin mo ang iyong sandalyas noong time na lumalapit sana si Moses sa punong kahoy na naglaligablab ng apoy. At ano sabi ng Diyos? Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lupang ito ay banal. So, anong nangyari doon?
inutusan po ng Diyos na si Moses ay bumalik sa Egypt upang alisin doon sa bansang Egypt ang mga Israelites na kanyang, ang kanyang bayan. Pero di ho ba nangatwiran si Moses? Ano sabi ni Moses? Eh bakit ako pa? Eh hindi ako marunong magsalita. Pautal-utal ako. Hindi siya marunong magsalita. Eh Diyos yung kaharap niya. Diyos yung kaharap niya. Maaaring hipuin ng Diyos yung kanyang dila para makapagsalita siya. So ganun pa man, lahat ng sinabi ni Moses eh binigyan ng solusyon ng Diyos. Ginawa siyang mas nakakataas kaysa sa kanyang kapatid. Kaya titingnan po natin. Nais ko lamang pong ipakita, kaya ako sinampol sa inyo si Moses, dahil ang sabi niya, uutal-utal siya. Kaya nga kung ang isang tao ay walang tila, hindi ho siya makakapagsalita. Pero yun po, kung titingnan po natin, na mahalaga po ang tila, kaya ito ay nilikha sa atin ng Diyos ay upang magsalita po tayo. Marinig sa ating mga tinig, mailabas sa ating mga labi ang pawang katotohanan. At ano pong sabi? Pawang katotohanan at pawang pagpupuri lamang sa kanyang pangalan. Muli, uulitin ko po at tayo po ay dito magtatapos. Una, ang pagsasabi ng katotohanan. Pangalawa, maging masunurin sa salita ng Diyos sa lahat ng bagay. Pangatlo, sabihin lamang kung oo at hindi kung hindi. At pang-apat, yun nga po yung panghuli, pananagutan ng bawat salitang walang kabuluhan. Kaya mga magulang ko, kapatid, nais mo bang managot ka sa mga salitang walang kabuluhan? Ipagpatuloy mo ang mga salitang hindi kaaya-aya at kanais-nais. Subalit kung ayaw mo namang panagutan ang lahat ng ito, baguhin mo, ipabago mo ang puso mo, ipabago mo ang dila mo, hayaan mong ialay mo sa Diyosyan upang ang bawat bukan ng iyong labi, ang bawat pananalita ng iyong dila ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Magbibigay po ito ng katotohanan, magbibigay ito ng encouragement sa lahat ng makakapakinig sa iyo, magbibigay po ito ng kasiyahan at patuloy na pagpupuri lamang ang dapat na ibuka sa ating mga labi kung ayaw po natin managot sa Diyos sa bawat salita na binibitawan natin na nakakasakit tayo ng ating kapwa. Lahat po tayo ay pumikit at yumuko. Aming Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at katapatan sapagkat patuloy na itinuturo mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Aming Ama, patuloy po namin inaalay sa iyo ang aming mga dila. Ikaw po, O Diyos, ang kukontrol nito. Maging ang aming mga puso, hayaan mo na sa bawat buka ng aming labi, ikaw lamang ang aming mapapurihan, ikaw lamang ang aming maitaas, ikaw lamang po ang aming mapangangalan sa aming mga buhay. At maging ang iyong mga salita ay selyuhan mo po sa puso at isipan ng bawat isa sa amin upang patuloy na ito ang aming mapanghawakan at patuloy na ito ay aming maipamuhay. Dinadalangin ko rin po sa iyo ang lahat ng mga nanood, nagbigay ng oras upang panoorin po ang gawain mong ito. Hayaan mo, aming Ama, na ang bawat isa ay dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan. Dampian mo sila ng iyong kaluwalhatian. At patuloy na madama nila ang kapangyarihan mo, ang pagpapala mo mula sa iyong makapangyarihang kamay. Pinupuri ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. So muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat.